Magandang hapon no, mga katubo sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig no. Talang lang natin sa Okinawa, Japan, mga tropa natin dito. God bless you all. Ingat tayo palagi. So ngayong hapon, gagawa ko ng video para sa mga trainee o yung mga nag-a-apply pa lang na nahihirapan ma-select ng employer dahil late registered yung birth certificate nila o may nahihirapang mag-apply sa ibang agency dahil late registered yung birth certificate nila. So ngayon, panoorin mo lang tong video to, baka ako nang sagot sa mga problema mo at baka ako nang solusyon para makaalis ka mapuntang Japan, no? So bibigyan kita ng legit na agency na nagpapaalis ka mapuntang Japan kahit late registered ka. So kung bago pa lang sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindot niyo yung bell icon para updates mga video ko. So ayun nga po no, nag-commercial lang saglit si Orbisang no. So ngayon, kaya nga lang nasabi ko, para itong video to ay para sa mga nag-a-apply pa lang at gustong makarating dito sa Japan na laging na re-reject ng mga agency dahil sa late registered ka o old no. Late registered, problema at overage. So ngayon, bibigyan ko ng solusyon yung mga problema nyo at baka sakaling ako ang daan para makaalis kayo at makarating dito sa Japan para makapagtrabaho, no? So panoorin nyo lang yung video ko. Ako din, late registered din ako at marami din akong sinubukang agency. 2016 pa lang, nag-a-apply na ako papunta Japan kasi nga gusto ko talaga makarating dito. Unang in-apply ang welder. Nag-training ako ng welder sa ibang training center, no? At nagpapaalis din pero hindi tayo masilek-silek. Gawa nga problemado ako sa Lintec na late registered na yan na birth certificate, no? So hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. 2016 nag-a-apply na ako. 17, laging marami ako in-apply ang agency kung saan saan lugar sa Maynila. So walang feedback, walang ano, puro tatawagan ka lang, tawagan lang for selection, wala. Walang nangyari. So hanggang sa nabalitaan ko tong agency na to, sa isang nakasama ko sa pag-apply din, siyempre tayo, medyo pag nag-apply ka, kailangan magkwento-kwento ka, magbuka-buka para magtanong-tanong ka kung saan yung mga agency na alam nila. So naituro sa atin tong isang agency to, no, sabi try ko daw mag-apply dito kahit late registered, nagtanggap sila. So sinubukan natin mag-apply at sa awa ng Diyos, na-select tayo. Nandito na tayo ngayon sa Okinawa, Japan, no. Kayo mga late registered dyan, overage, huwag kayong mag-alala, may pag-asa pa na makakatrabaho kayo dito sa Japan, no. Huwag lang kayong mamimili ng trabaho. Kahit anong trabaho na ako, alam nyo kayo'y medyo yung nasa kalendaryo. Huwag na kayo mamili ng trabaho. Basta kaya yung trabaho, sige lang, go lang. Ako nga, welder ako eh. Pero dito sa Okinawa, Japan, scaffold ang binagsakan ko. So, wala akong problema, no choice. Kasi nakaalis ako punta Japan, 32 na ako. Kaya sabi ko, wala na. Kahit anong trabaho na. So, nasilik naman tayo. Maraming salamat to, Stas. Silik tayo. So, ko dahil napakabait ng boss namin, no. So, matatapos na kami ngayong August 2020. So sabi ni boss, extend kami 2 years. Wow! 2 years, another 2 years, no? Malaki, dahil mabait ang boss. Walang problema sa trabaho, walang problema sa boss, walang problema sa mga kasama. Yung mga kasama namin, napakababait nila at mga tropa talaga namin. So, hindi ako magaling talaga mag-niyonggo pero naiintindihan ko yung mga utos nila. Kaya walang problema. Kaya ko yung trabaho, problema. Kung ano yung utos, ginagawa ko. So yun, no? Kung ikaw ay late registered at overage, i-try nyo dito sa agency na to, sa AAA. AAA. Search nyo lang yan, AAA. Yan, legit na nagpapaalis yan ng mga overage at late registered, no? So yun, AAA. Alam nyo na. So ngayon, ano pang inaantay nyo? Search nyo na at mag-apply na kayo ngayon o bukas para sa future ng inyong pamilya. Late registered ka, overage ka, no problem. Wala kang experience, no problem. Makakaalis ka dyan. 100% dyan. Sino? Hanggang dito lang, si Orbisang na Okinawa, Japan. At lagi nagsasabing, ingatan sa sarili, mahal ang trabaho. God bless you all. Yung mga nagbabalak papunta Japan, kahit ma-reject kayo ng ilang beses, huwag kayong susuko. Try and try lang. Ganun talagang buhay, may rejection. Try and try lang. Hanggang sa ikay masilik at makatagpo ka ng amo mo, diba?
You know, God bless you all. Please don't forget to subscribe and like and share para makarating sa mga katubo natin na nangangarap din na makarating sa Japan at makapagtrabaho dito, no. God bless you all. Or peace and peace. Bye-bye.